after Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him, and a voice came from the heaven saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Baptism is an original grace for us. But also, this na kung saan ipinuhan natin lahat yung ating common priesthood, ito yung tinatungan ng ating ministerial priesthood. Dun sa topic na binigay sa atin, this is also to claim ng ating priesthood, na first is the common priesthood with all the baptized. Kaya ang ating relasyon sa kanila ay tagapaglingkod, taken from them, para lang idagdag yung ministerial priesthood para sa atin. Kaya ito din yung ating pagkipag-isa sa ating kapatid na mga binyagan. At the same time, dito sa gospel na binasa natin ay si Jesus, pagkatapos na mabinyagan, ay bumukas ang langit at nagsalita, "This is my beloved Son," na kung saan ay the revelation, the theophany, na kung saan ay pinapano naman yung kanyang pagiging Messiah, at doon nakapano naman yung ating bukasyon. Bilang tayo, ang Messiah, si Jesus, tayo, yung kanyang mga kapasunod na gagawa ng kanyang mission, the Paschal Mystery, na sinisimula sa Jordan. At ito din ang sana'y alalahanin natin from the common priesthood to the ministerial priesthood at yung mission na ibibigay sa atin ng renewal na ito. Napakaganda sa simula ng retreat na ito bago tayo pumunta sa Mount Nebo. Kala ko sa Mount Nebo kayo dapat yung introduction ng Minister Jerry. But just the same, napakaganda rin ang simula ng ating retreat ay dito muna sa Ilog Jordan to renew our baptismal faith, to renew our commitment to serve our brothers in the Holy Spirit. Panindawitin natin ang isang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kininating lahat. Sa misteryo paskwal, nakikita tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay sa sakramento ng binyag. Ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan ay pasimula sa pagtahak ng bagong Israel tungo sa lupang pangako. Ihanda natin ang ating mga sarili upang pakinggan ang salita ng Diyos. Pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing kasama niya sa pamagitan ng binyag upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad o kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa na tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamamatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay at hindi na muling mamamatay. Wala ng kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos.
Kaya dapat inyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, natatwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, sa lugar na ito kung saan ang Espiritu Santo ay nakita sa kalangitan at ang tinig ng Ama ay narinig upang parangalan ng pangalanan. Atin ngayon sariwain ang ating mga pinangako sa mga kaibigan. Patuloy tayong lumakad sa landas ng pagbabalik ng Diyos. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo. Ang lahat ng kanyang gawain at sa kanyang pagkakit. Ngayon naman, sa harap ng natitipong simbahan, ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng namin sa Diyos? Opo. Opo. Sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, kamulong natin lahat? Nagkatawang taong siya na ng Espiritu Santo, pinanganak ng Halimbawa ni Maria, ipinagpakasakit ito sa Pilato, ipinagpakasakit sa Cruz, pumatay, ilibig, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na ikatlong araw ng buhay ng buhay, umakit sa langit, nalulutlok sa kanan ng Ama, muli paririto at luto sa mga bumuhay at mamatay ng tao. Opo, sumasabay tayo. Sumasabay sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay ng mga kasalanan. Opo, sumasabay tayo. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang pananampalataya ng simbahan. At buong giting natin ngayon, paraya kay Kristo ang ating Panginoon. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinya, isang Panginoon, ang kinig nating lahat. Amin ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay palataya, isang pagbibinya, isang Panginoon, ang kinilatilan. Mga kapatid, dumulog tayo sa Ama upang pagkalooban tayo ng biyaya ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At tugon, Panginoon, tinggihin ang aming pananampalataya. Panginoon, tinggihin ang aming pananampalataya. Para sa banal na simbahan, ang Santo Papa Francisco, mga obispo, ang ating obispo, Bonaventura, at pari, upang maihayag nila ang pananampalatayang dalisay na gumagabay sa lahat ng tao, inalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namamahala ng ating pamahalaan, upang ang gawing paglilingkod ay tunay na bumubukal sa pag-ibig at alimbawa ni Kristo, na dumating hindi upang paglingkuran, bagkos upang maglingkod at ialay ang buhay para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa, upang ang kanilang buhay ay maging malinaw na tanda ng pag-asa sa gantimpalang naghihintay sa langit laban sa katiwalian at pangilinlang ng mundo sa mga tao, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na sa ating pagdiriwang sa ginintuang pubileyo, magningas ang ating pagnanais na makibahagi sa bagong ebanghelisasyon ng makabagong panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga kabataan upang maging handa sila sa pagtugon sa panawagan ni Kristo sa banal na bukasyon ng pagpapari upang dumami ang manggagawa ng Panginoon sa kanyang utusan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga paring sumakabilang buhay upang makasama nila ang Panginoon at sa wakas ay makibahagi sa kaluwalhatiang ipinangako sa lahat ng mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin.
Sa banal na pagtitipon, kami ay iyong baguhin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Amen.